Ayun, welcome back sa ating channel, NJ Michael. At medyo natagalan tayong mag-upload sa ating YouTube channel kasi medyo na-busy tayo sa ating trabaho, no? And for today's video, meron tayo ditong motorcycle. Ito yung Bristol Venturi 500. Kung napanood nyo yung ating unang video dito, inilabas natin to sa kasa, no? Bagong-bago itong motorcycle na to. At yun na nga, andito siya sa ating garahe para i-review ulit natin after 1 year. So, by the way, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga upgrade dito, mga nadagdag na accessories. At unfortunately guys, for sale na itong motorcycle na to, no, after 1 year. So, ang natatakbo niya is mababa pa lang. At bago ang lahat, ayusin ko lang yung part ng motor center stud natin, ano. Medyo may kabigatan tong motor na to. Grabe ang bigat, medyo pag ganun yung ating parking. Ayan. So sana tama na sa ating angle ng camera. Ayun. So ayan guys, ikutan lang natin tong motorcycle na to, then pakita ko kung ano yung mga nabago. Eto. Actually, kita nyo na kaagad ko na yung mga nabago eh. Ayan. So, dito sa unahan, nakikita nyo guys. Meron na siyang, eto. Mini driving light. Actually, hindi naman siya masyadong malaki. Meron siyang side panniers kaliwa at sa kanan. Ayan, kung makikita nyo. At ganito yung itsura niya pag naka top view. Ayan. So medyo lumapad siya, no? Kabilaan. Actually, meron pang top box dito. Medyo nabigatan tayo. Kaya inilipat muna natin pansamantala sa ating ADB 150. Ayan, kasi bumiyahe tayo ng Nueva Ecija. Ayan guys, kung makikita nyo, ano? Ayan. So, ganun din yung brand niya, Duhan. Para sa akin, mas okay na yung walang top box. Kasi masyado nang mabigat para dito. Masyado nang bulky yung motorcycle. Ayan guys. So, yun lang naman halos ang nadagdag, ano. Kasi dati nang may side bracket dito, ano. So, Moto Wolf. Tsaka yung side panniers na alloy. At ito guys yung sinasabi kong ano, ayan, buksan natin yung kanyang odometer. Ayan, sana nakikita nyo sa video, ano, 2,284. So nakuha ko siya around 2,100 something. Kasi galing sa San Fernando, Pampanga itong motorcycle na to, kung natandaan nyo. At kung napanood nyo yung video na yon, is bagong bago nung inilabas itong motorcycle na to. At saksi tayo sa pagbabayad. At sabi ko nga kanina, ano na to, for sale na to. So, nakapost ito sa aking Facebook. At nakalagay doon, negotiable. Ano? So, asking price na niligay ko doon is 325,000. So, negotiable naman siya. Slightly negotiable lang. Siguro mga 320, pwede na natin siyang ibigay. Ano? Kasi napakababa nung mileage niya. Tsaka talagang napaka-fresh guys. Ayan. Maganda nito. KYB yung port niya. May ABS. Tapos naka-spoke type siya. No? Pang-adventure talaga. Ganun din. Nissin yung kanyang brake caliper. So dalawang disc brake yan. Kabilaan. So sa harap, sa likod, stock pa din naman yung tambucho. Ayan. So ganun pa rin. Kung makikita nyo guys in person, napakaganda. No? Kung meron lang tayong pera, baka tayo na bumili nito. At maganda yung performance nito sa endurance challenge ng Boss Ironman. So, ang daming gumamit ng motorcycle na to. Wala halos tumirik o nagkaroon ng mga problema. Kahit minor, siguro konting-konti lang. Ano? Napaka gandang manakbo. Napakaganda ng suspension. Napakasarap gamitin.
At na ito yung ating video nung tayo ay kinuha natin motorcycle na ito. Ayun, pagpahangin na tayo. At ready to go na tayo. So lambot ng gulong natin kanina, nagaywang tayo nung nagwa 100. Actually 80 lang, nagaywang na. So ayan, maganda ng handling niya. Hindi na ako inaagawan ng manibela. Ayos na. So smooth na to. At yun, may RFID na rin siya. Ayan, oh. So ready na rin yung RFID, so yan din yung dadagdag, ano. So yung malaking bagay. So nilagay din natin muna yung ating sticker, ayan, souvenir sa kung sino man makakabili. So NLEX tsaka SLEX ready na siya. Loadan na lang. Kasi I'm sure below 500 na yung ano nito. Load. At maganda nito guys, meron na rin ito, no. Brake and clutch handguard ito. Plastic siya. So napakakinis guys, ang ganda. Meron na siyang 12 volt na socket dito, ayan. At sa kabila, ito maganda, may USB na rin siya, no. Ayan. Ayan, oh. USB. So kakabitan mo na lang siya ng mga accessories mo. Kasi ang ganda ng handlebar niya, lagay ka ng camera dito. Or cellphone mount. At ang maganda nito guys, ang laki ng tanke, no? So ilagay na lang din natin yung ating description nitong motor na to, kung gaano kalaki yung tanke. Tsaka yung seat height guys, mababa lang, abot na abot ng 5'5". At for your reference, lagay natin, ayun, baba tayo. Iano natin tong camera, ibaba lang natin saglit para makita nyo yung reference natin sa isang 5'5 na kagaya natin. So, baba muna natin yung center stand. Yun. So, pagsakay sa mga adventure bike, ganito guys. Yan. Ganyan natin siya. Yan. So, patayo, ano. Kasi kapag hindi ka nagtumayo, medyo mahihirapan ka. Yan. Sa 5'5 na height, ayan guys, yung paa ko. Tiptoe siya, pero komportable ako. Yan, yung paa natin. So, yan ang itsura ko guys sa isang 5'5". At start na rin natin para makinig yung tambucho niya, no? Yun. Ano? So tahimik siya. Hindi siya ganong kaingay kasi nga stock. So hindi na natin ilalabas, ano, kasi na-drive na natin to, wala na tayong dapat testingin sa motor na to. Ayan. At eto, center stand ulit natin, napakahirap center stand. Kaya naman natin guys, medyo magaan lang kasi tayo. Yung kulang yung weight natin.
At pakita ko na rin yung ilaw, guys, ano. Start ulit natin, baka madrain yung battery. So, naka-low beam siya. Ito yung high beam. Ayan. And ito yung ilaw niya. So, ayan. Meron din siyang kulay puti na ilaw. Ayan, yung puti. Ayan. At actually, apat na kulay. At tatlong kulay pala siya eh. Yellow. Tapos white. At meron siyang super LED, oh, super bright. Balik natin sa yellow. Meron din siyang, ayan, nagbi-blink-blink na kulay puti. Masakit sa mata yan, guys, huwag niyong gagamitin niya sa gabi. Ito medyo okay pa, slow blinking. So, ayan. Patayin natin siya. At teka guys, eh, yung busina pala, napalitan na rin pala yung busina niya, no? Ayan, naka PIAA na siya ng busina kung nakikita nyo guys, ano? Ayan, sana hindi madilim yung camera natin. At meron din pala siyang, may radiator guard na siya, no? So I'm not sure kung ito ay dinagdag o stock to. Anyway, maganda yung kanyang radiator guard. So sa busina, try natin busina, no? So, yun. Yung tunog niya. Pam-pam. Pum-pum. So, sa mga oras na to, sa pag-upload ko ng video na to, hindi ko alam kung nabenta na to or nasa akin pa din. So, mga sa mga interested, drop message lang kayo sa aking Facebook page or sa aking YouTube channel. So, masasabi ko na napakaganda nitong motor. Napakinis, guys, at napakaganda ng suspension. Ayan. So, hindi natin masyadong habaan itong video na to. Thank you for watching, guys. And I see you in the next one. Shoutout sa Imprint Costume. Ayan. Bye-bye!